what he was doing was reminding the politicians, reminding yung mga, yung literato, na hindi lang po sila ang tao dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So ang sinasabi niya is traditionally nakakalimutan ang Mindanao and so on. But he was using it primarily as an example to remind them na parang sila-sila nga lang ang nag-uusap. Hello, kamusta naman? Kami, naalala niyo ba kami? Naalala niyo lang kami pag kailangan niyo yung boto namin. Eh. Mm-hmm. Pag kailangan niyo yung rubber stamp namin sa referendum o sa plebisito. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So that was really what he was after. Sabi niya, pitik yun. To remind them that they are not the only people in this country. Hindi rin yung mga decision nila ay nakaka-apekto sa mga tao sa Mindanao and all over the country. Sabi niya mahal niya yung bayan niya and he will not, he does not advocate the dismemberment of the republic. Pero he does bring up an interesting idea na one of these days, kung hindi ninyo kami papansinin, eh baka pagising ninyo, tignan natin kung anong klaseng bansa pa ang ginogovern ninyo. What kind of country will you have left? Baka pag-iwanan na kayo ng taong bayan, ako nga, taga Luzon. Pagka ginawa nila yun, pwede bang Malacanang na lang ang iwan natin, tapos lahat tayo umalis? Sumama yan. Pero ang Mindanao, ang laki-laki nang naiko-contribute sa ekonomiya, pero parang pinangatawanan nila na land of promise, parang pangako lang, hanggang pangako lang yung Mindanao. Very promising, oo. Totoo yan. Diba? Pero itong kanyang paglilinaw, sabi niya, ano lang yun eh, testing lang talaga. Pero ang ina-expect ko talaga na sagot ng national government at kung sino is sasabihin na pagsusumikapan namin na maaambunan din, mapantay-pantay kasi parte siya ng Republika ng Pilipinas. Yung sabi nga ni Pangulong Duterte, dati Pangulong Duterte, parte ng Republika ng Pilipinas, kasama yan sa may... Hindi, ang sabi agad na possible may paglabag, may ganito-ganyan, unconstitutional. Hindi yun yung gustong punto na gustong ipaabot ni PRRD yet. Ang ibang mga opisyal, yun na ang mga sinagot, which is nakita natin ngayon na parang wala talaga silang pake sa Mindanao. Oh. Well, I think merong bad habit yung ibang mga tao sa administrasyon na ito of missing the point. So the point being that you can't make decisions that affect the people without the people. Kasama kami, gagawa kayo ng decision. Ito nga, usapang charter change. Hindi nyo na naman kami, ilang beses na kaming binypass. Sino lang ba ang mga pumirma dyan? Yung mga pumirma ay mga tumalino dahil sa ayuda. Mm-hmm. So, again, where are the rest of us? Kasama ba kami sa discussion ninyo? Yes. And hindi na po Mindanao lang ito. Lahat, lahat tayo. Maapektuhan kami sa pang-araw-araw namin. Baka mawalan kami ng lupa, baka mawalan na yung mga dreams namin of owning our own houses and lots and living there with our families. Baka maubos na yung lupa namin. Mm-hmm. And baka yung mga anak ko, magagaling nga mag-English pagka-graduate nila, pero hindi na nila mahal ang Pilipinas. Nako. So, in any of this, nakakalimutan na naman nila. Diba yun nga, nagsumbong nga si Senate President kay Pangulo. At ang isinumbong ay yung Senado lang. Hindi daw siya, binabaliwala daw at ninenegate, binavoid ang boto ng Senado. Eh, paano naman kami? Kami nga, you didn't even bother to ask us. Attorney, ang sabi naman ni political strategist, Malu Tikia, hindi daw ideya yun eh. Trap. Yung pagkabanggit ni, ni PRRD doon sa ideya na humiwalay. Ang Mindanao. Mm-hmm. Ngayon, nakita natin kung ano talaga yung kaalaman. Yes. Ng mga bigla na lang nagsalita na hindi naman talaga yun yung punto ng dating Pangulo. Ayun, may nabingwit nga. If it was a trap, may nabingwit. Attorney, magandang hapon. Admar Villando kasama si Met Sanding Minyon dito sa Makialam sa SMNA Radio, DZR 1026. Good afternoon po. Hi ma'am, hi sir. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Ano ba ang uunahin natin? Gusto mo yung ano na lang. Kasi magkaugnay yung nangyari kahapon na presscon, tsaka yung sa Cebu. Narali kong pag-usapan natin yung pahayag ni PRRD. Kay PRRD muna. Ano bang masasabi mo, attorney, yung optics muna doon sa nangyari doon sa Cebu? Na ang lugar pala na yon sa Jain, bus lang yata yung makapunta, pero nagawang pumunta ng taong bayan at sumama kay PRRD hanggang 10 oras na ng gabi. Okay. Kahit na the next day, balik na sa trabaho yun, Lunes. May Duterte magic pa rin pala talaga. Kasi iniisip natin, hindi na siya presidente and he can speak freely. Pero at the same time, pagka wala na sa pwesto, usually ang interest ng taong bayan o ng karamihan sa isang tao ay bumababa.
Pero in this case, nakikita po natin, up to the end of his speech, people were hanging on to it. At hindi lang po those who are physically present, no? Although nakakabilib talaga yung mga nagtsaga, pumunta, hanapin yung lugar. Di daw po kasi madali hanapin, maulan. And yun, ang tsaga ng mga tao na nagsipuntahan. In addition to which, ang dami pong naka-tune in. So, in fact, sinasabi ko nga nun sa mga followers ko, ako, regardless of those who are physically present, although super believe ako sa super tsaga ng mga taong pumunta to see the former president to speak, to see and hear the former president speak live and in person, di ba? Pero ang nakikita din natin, those who are physically unable to go, yung mga hindi kaya dahil syempre nasa ibang bansa o hindi kakayanin ng budget, ay nakinig up until the last minute, naka-tune in, hanging on to every word of the president. Hindi nga nag-drop off din pati yung audience. Even after he was done, natatawa nga ako dun sa ending niya, di ba? Nagpapauwi na siya ng mga tao. Sige, okay na, tama na, uwi na kayo. Ang SMNI, batay sa monitoring namin, pinagsani, mas marami yung sa YouTube. Facebook and YouTube, mm-hmm, umabot sa mahigit 30 or 40, more or less 40,000 yung combined na live viewers. Kasi kami yung nag-special coverage noon. Nagtaka ako hanggang sa matapos, hanggang sa pinaka-last, sabi mo nga, pinapauwi na nga niya. Dahil trabaho na kinabukasan, andun pa rin yung taong mabayan. At considering nawala na nga yung iba pa namin mga social media accounts, wala pa mga television. Kaya yun yung attorney, sabi mo nga, Duterte magic. Yes, hindi nawawala. Plus, we got a view of the old Duterte, yung Ken Koy. Of course, we had 6 years with him, no? Hindi rin tayo nagsawa. Pero nakakamiss. At yun po, ang tingin ko, yung prevailing emotion o prevailing na pakiramdam ng karamihan ng mga tao, both na nanonood ng live at saka nakatutok sa kanilang social media, na nakakamiss. Diba? Nakakamiss pati yung mga ganito, yung puyatan, nakakamiss yung humor niya, and nakakamiss din na nararamdaman mo pa rin na meron siyang care talaga, meron siyang pakialam, meron siyang para pa rin siyang tatay ng bayan na nag-aalala sa kanyang mga anak, nag-aalala sa kanyang bayan. At yun po, and it's medyo, alam ko, ironic to say, na nakakamiss yung pakiramdam na gano'n. Kumbaga yung typical na isang tatay, lolo mo na minsan nagiging stricto sa'yo kasi gusto lang niya na yung maganda sa'yo, andyan pa rin, di ba? Pero ito, dito tayo sa sentro ng kanyang naging medyo chill ang approach ni dating Pangulong Rodrigo Duterte compared doon sa Davao City. Nakatutok siya doon sa Chacha na pabor siya, walang problema sa kanya, lalo na sa economic provision, wala siyang problema. Ang ayaw lang niya, okay lang din siya sa pagbabago ng term. Basta, hindi lang ito gagamitin para sa ambisyon ng mga politikong gustong habaan, lalo na yung mga incumbent. Siguro sa mga susunod, mga after one administration or two administration pa na ipatupad. Ano ang masasabi mo dito, attorney? Dalawa yung punto na nakuha ko, yung isang hindi masyadong napapansin. Pero tama po kayo. Para sa kanya, sige, gusto niya ng cha-cha, sige, mag-cha-cha kayo. Pero you cannot benefit from it. Nasa saligang batas din po kasi yan. Which brings me to my second point. Mayroon din po siyang sinasabi, sa pagbabago ng saligang batas, susunod pa rin kayo sa saligang batas. So, ang isa doon ay, in-elect po kayo for a specific term. Pagka kayo ay nagpabago ng saligang batas, tandaan ninyo, kayo po ay nahalal under the old constitution at may specific term po kayo under that constitution. Bukod pa doon, nakikita din po natin na ang Kongreso, kapag po sila gumagawa ng batas, lalong-lalo na kung gagawa sila ng batas para i-increase yung kanilang benepisyo, hindi po maaari ang current na Kongreso mag-benefit doon. So mayroon po kasing kaso dati sa Korte Suprema, and I'm sure naalala ito ng ating dating Pangulo, na nag-increase ng salaries ang Kongreso, pero sabi ng Korte Suprema, hindi pwede na sa inyo kaagad yan. Dun sa susunod, sa darating na Kongreso, sila po, sa kanila po mag-a-apply. So, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo, pati later on dun sa kanyang press briefing, na the law must be, ang term na ginamit niya, progressive, but actually the law says, it must apply to the next, it must be in the next Congress, kumbaga, in the next administration na mag-a-apply yan. Prospective yung term actually dun sa batas. So the law must be prospective in nature. So kahit dun sa pagbabago ng saligang batas, kailangan prospective, ibig sabihin, hindi sa ngayon yan mag-a-apply sa susunod. And he was adamant about that. So pinaulit-ulit niya. Pero ang hindi mga masyadong napansin, ang sinasabi din niya ay susunod pa rin kayo
sa saligang batas. Oo, babaguhin niya yan, pero susundan niyo pa rin itong luma because you are bound by this old constitution. At kung tatandaan po natin, pati yung paraan ng pagbabago ng saligang batas ay nasa saligang batas. So, ang tingin ko dyan is, pinapaalala lang niya, kung kayo magbabago, it has to be legal pa rin. It has to still be constitutional. Mm-hmm. So, ito yung nakikita niya, ma'am, na parang hindi pa na-establish ng kasalukuyang set ng Kongreso or kasalukuyang administrasyon na wala silang pake sa term, kundi focus lang sila. Ito pa yung hindi talaga na-establish nila na, hindi, tutok lang kami dito sa economic provision. Kumbaga, hindi pa kampante si PRRD, kaya nababanggit niya ito, might as well ang taong bayan. Dahil lumutan na rin ito na issue, yet hindi masyado nilang, alam mo yung parang sinagot, na hindi, tutok lang kami dito sa economic provision. Ang sabi ng ating dating Pangulo ay, hindi mo na makokontrol yan. Once na umakyat na sa plenaryo yan, once na constituent assembly na, anything goes. Sila yung magde-determine kung ano yung agenda, sila yung magde-determine kung ano ang babaguhin nila. At minsan, kahit na sa diskurso, habang nagdi-discuss sila, ay may pumasok na iba pang topic na kailangan din nilang baguhin para mag-work yung gusto nilang pagbabago, maaari din nilang idagdag yon. So, kinlarify pa nga yan ng ating Pangulo when he met the press later on. So, ang sinasabi niya is, kahit ano pa ang sabihin ninyong agenda ninyo ngayon, kahit sabihin ninyo, economic provisions lang yan. Hindi, once nakaupo na yung Constituent Assembly, anything goes. Kung kaya't panay ang ulit niya na huwag kayong magbe-benefit dyan, mali po yan. Ang gawin niyo lang yung tama. Ma'am, yung pahayag ba ni dating Pangulong Duterte, para bang nagsasuggest din na mas dapat tayong sumuporta doon sa CONCON instead of CONAS para maging fair talaga, walang political na interest na sasaklaw doon sa pagbabago ng konstitusyon, kasi taong bayan yung hahalal at pipili. So pwedeng pumili siya na hindi politiko, galing sa ibang sektor, galing sa iba't ibang mga sektor ang hihimay sa konstitusyon. Well, hindi clear, although ang tingin ko meron pang hiwatig kasi hindi nga masyado mapagkatiwalaan itong Kongreso na ito dahil nga maliwanag na ang pakay nila dito ay term extensions, di ba? O kaya mag-benefit sila, kaya nga paulit-ulit siya. So kapag ini-exclude mo ang taong bayan dito sa diskurso, then alam natin na yung agenda nila ang masusunod. Meron pa siyang nabanggit later on, di ba, na hindi matatalo kung ano yung gusto nila. Ang incumbent, very powerful. So kung ikaw ang presidente at meron kang tinutulak na pagbabago, it is almost impossible na matalo ka. Sinasabi pa nga niya, medyo tanga ka na kung matatalo ka pa dun sa pagtutulak ng gusto mo. So nakikita po natin is that nakikilahok siya. And indirectly saying na dapat they should take the suggestions of the people. Kasi ang nangyayari dyan, mga representante sila natin eh. Pero how unusual naman na yung ating mga representante ay hindi nakikinig sa atin. So bahagi din po yan na sa pagbabago ng saligang batas, susunod ka pa rin sa saligang batas. May irony doon, pero yun, yun yung isang mensahe niya. So dalawa yung punto niya. Huwag kang yung magbe-benefit, and number two, susunod pa rin kayo. You have bound yourself to this constitution. Hindi ko matkaya ninyong baguhin, pwede na ninyong gawin kahit anong gusto ninyo. Mm-hmm. Ma'am, yung nagsusulong nitong chacha ngayon na ang sinasabi nila ay economic provisions lang ang babaguhin. Malinaw na ba na ilatag na ba talaga nila yung kanilang yung specific na madali nang maintindihan ng taong bayan yung kanilang sadya? Kasi ang alam lang natin, ang dinagdag lang, unless otherwise provided by law, yata yung mga kataga na babaguhin lang doon. Pero yung paliwanag talaga, parang si ano nga, di ba, Senator Cheese, parang gusto nga niya mismo ang Pangulo yung mag-explain din kung ano ba ang gusto talaga din ng Pangulo. Yet ang nalalaman na lang natin ngayon, deadline na ang pinag-uusapan na dapat isasama na sa midterm election, ang plebisito. Pero yung mga specific talaga na may paliwanag ng husto at ng maintindihan ng taong bayan, kulang ba o na-establish na nila? Actually, hindi. At yun pa ang isang pagkukulang dito sa pagbabago ng saligang batas. Dapat nauuna yung diskurso. Dapat nauuna yung paglalatag ng problema. Ito po yung problema. Ang suggestion namin na solusyon ay baguhin ang saligang batas at ito ang ilalagay natin. Pero hindi pa nila pinapaintindi sa atin kung ano yung problema. Ang sinasabi nila, kulang daw ang foreign direct investments. Pero hindi nila sinasabi exactly what is the problem dun sa bakit hindi pumapasok ang foreign direct investments. Hindi rin nila ina-explain na meron negative list. Hindi rin nila ina-explain na meron silang ginawang batas, and it is this Congress, most of this Congress, na nag-participate dun sa pagbabago ng batas na yon.
sa paggagawa ng batas na yon. So, taking this into context, bakit hindi nila ina-explain na nag-fail din yung kanilang pre-proposed na batas? Bakit nag-fail yun? Bakit hindi nila pinapansin yung negative list na taon-taon gumagawa ang every administration, pag may umupo na bagong presidente, merong ginagawa na bagong tinatawag na negative list. Ang negative list na ito ay listahan na kung ano ang maaaring foreign direct investments na merong nationalized restrictions. Halimbawa, paggagawa ng weapons, paggagawa chemical, biological, etc. Mga ganito weapons restricted yan solely to Filipino citizens. Extraction of natural resources, restricted din po yan. Pero may instances na maaaring may 60-40. So, hindi nila ina-explain at wala ni isa sa kanila na naglalatag ng ganun na, oh, ito yung mga restrictions. Gusto naming baguhin kasi hindi namin mabago by law or something like that. Yun na nga yung problema. Napakalabo. Hanggang ngayon, pinutulak nila ang sinasabi lang nila para sa FBI. Pero tanungin mo, ordinaryong mamamayan, akala nila tuloy ngayon, lahat ng foreign direct investments ay bawal and subject to the 60-40. Hindi po totoo yun. Kasi nga, ang mga restrictions, ang nakikita natin ay dun lamang sa nationalized industries, media, education, and yung mga extraction of natural resources, plus the manufacturing of certain kinds of products, such as, but not limited to, biological, chemical, weaponry, and so on. So, merong method to this madness, kumbaga. Mm-hmm. Yung mga restrictions, dahilan po lahat yan. But again, hindi na naman nila ina-explain. Ang sinasabi lang nila, ay balaki dito, ay problema ito, hadlang ito sa foreign direct investments. Walang nag-i-explain ng kasaysayan. Bakit yan naandyan? At bakit natin pinoprotektahan? Bakit tayo may mga nationalized industries? Again, sobra ang kakulangan sa impormasyon. Ano na ang nangyayari? Ang pinag-uusapan na... Ang pinag-uusapan na nga ngayon na attorney, ano na eh, plebisito na eh. Hindi pa nga ipapaliwanag. Hindi pa nga ipapaliwanag. Pero tanong ko, attorney, ano ang kaibahan ng pagsusulong ng Chacha sa panahon ng Duterte administration sa pagsusulong ng pagbabago ng konstitusyon ngayong Marcos administration? Dito kasi, well, in the administration ni dating Pangulong Duterte, nag-constitute muna ng komisyon para pag-aralan ang saligang batas, pag-aralan kung ano ang kailangan baguhin, kasama na din dyan yung federalismo, kasama na din dyan yung economic provisions. At matapos pong pag-aralan ito, ay meron na silang mga suggestions na isinumiti sa Kongreso na hindi naman ipinasa ng Kongreso. Maaari naman silang gumawa ng Constituent Assembly, hindi po nila tiniloy dahil hindi sinasang-ayon dun sa mga proposal na yon. Pero nakikita natin na may proseso, may pag-aaral, at yung pag-aaral na yon transparent, isinusumiti para magdiskurso ang publiko at isinumiti din sa Kongreso for further discussions bago mag-constitute. Tsaka nag-ikot din sila, attorney, nag-ikot din sila sa buong Pilipinas para maintindi, maliban sa pag-submit nila doon sa Kongreso natin, para maintindihan nila anong layunin, pati yung taong bayan talagang in-involved nila. Which is ngayon, ang ginawa naman nila, nag-ikot naman sila, kaso pinapipirma lang. Di alam ko anong papinapipirmahan. Yun lang yung nangyari, attorney. Oh, grabe yun. Normally yan, ang tama nilang ginawa is maaga in the administration. Ganun po talaga pag nagbabago ng saligang batas. Kasi it requires a process. So meron pang diskusyon yan and so on. So ang kulang dito sa current na administration na ito ay yung diskurso, kulang din ang impormasyon. Ito rin yung additional na problema. Kasi nag-umpisa, merong people's initiative, kunwari pa. Pero people's initiative siya, pero halos parang national secret. Kala mo may national security involved, tahimik na tahimik, hindi pinapalabas, kung hindi dahil sa mga citizen journalists o yung mga tao na nasa social media, hindi natin maririnig na nagpapaikot na pala ng signature campaign. So yung dalawang yon, walang information, tapos parang sikreto yung signature campaign. Pangatlo, nagkaroon pa ng ads yan, tapos nung lumalabas yung mga ads, yung mismong mga nagsusulong ng ads na yon ay dinideny nila yung involvement nila sa People's Initiative. So nang iisipin natin, nagpakita naman sila sa Senado, nagbago na naman ang kwento nila. Sila daw ang nagtutulak nito. Pero nagtuturoan pa sila kung sino talaga and sino ang nagbayad, sino yung nag-ano, and so on. So, may taguan pa eh. Involved ba ang Kongreso dito? Hindi ba involved ang Kongreso? And so on. Tapos, di syempre, nakatunog na ang Senado, nagsumbong ang Senate President sa ating Pangulo. So, ang sabi ng Pangulo, ganito na lang. Let's stick na lang to the economic provisions. Yan na lang, gawa na lang kayo ng resolution, kayong dalawang kamara, at mag-form na kayo ng Constituent Assembly. Once again, nakalimutan na, hi, hindi kami, boy, ay, Mr. President, hello, hindi niya na naman kami sinama sa diskurso. Silang dalawa lang ang pinag-uusap ninyo. So nagmumukha ngayon na parang political solution lang.
hindi ito ay kailangan natin. So let's all sit down and let's discuss this and let's create a process. Let's maglaan tayo ng pera para dito, inform natin ang taong bayan and so on. Walang ganun. Mas abala pa nga sila dun sa bagong Pilipinas kesa dito sa pagbabago ng saligang batas. Tapos, mukhang political ano lang, political accommodation ang desisyon ng presidente. Ay, kung nako, sige, we cannot ignore the Senate. O House, wag na po kayo mag-PI. Ano na lang tayo. Let's just stick to the economic provisions. And again, wala ang taong bayan, walang diskurso, walang information, nadagdagan pa na nagkalantaran na this is all a political accommodation. This is a political move. Ang final agenda hindi pa rin maliwanag sa atin. So yes, ang laki po ng difference between the Duterte administration and the current administration. Dun sa kabila, meron pa tayong good faith na iisipin. Dito wala talaga because it is, in the end, all about politics. Mm-hmm. Okay. So this time attorney, good afternoon. Ano ang itatanong ko since binanggit niyo no na malaki ang pagkakaiba pagdating dito sa debate dito sa charter change, ano? Kung sakasakali po no na back to zero tayo kasi parang ang dami nang nangyari na napansin ng mga tao no, even yung mga talagang critics na teka muna ang malaki na or malayo na rin ang itinakbo nung mga ng kagustuhan na ito boss ng upper and the lower chamber ano pagdating sa pagbabago ng constitution. What if yung proseso ng naunang administrasyon ang gamitin natin, there will be a commission na mag-aaral pagdating sa gagawin talaga yung kumbaga parang ano lang sabi nga kung ano lang yung dapat na baguhin. What if ganun po ang gawin sa kasalukuyang po na pag-aaral dito sa pagbabago ng constitution? Ano pong masasabi ninyo? Better po yun kasi ganun yung sa dating administrasyon. Alam natin kasi na isinulong yung charter change, bahagi yun ng campaign promise ng ating dating Pangulo. Itong presidente po na to, wala siya pong pinangako na ganun. And in fact, para sa kanya, hindi ito priority. Now, why am I bringing this up? Kasi ang tingin ko sa charter change is it is a solution. So, we come up with a solution when we can have identified the problem. Yeah. Ang problema dito, teka muna, what is the problem? Mag-charter change tayo, again, sasabihin niyo, sige, kung dumaan sa proseso, again, that's political accommodation. Ano ba muna ang problema at umangawa ng charter change? Is the problem really pressing na kailangan natin baguhin ang ating saligang batas? Nabigyan na ba natin ng pagkakataon yung Public Utilities Act na gumana? Meron bang nangyari? Meron bang nagkakaso na merong foreign direct investment na hindi nakapasok gawa nga ng kakulangan ng batas na mismong kongreso natin ang nagpasa? So again, charter change should be resorted to after the discussions have been made, after the problem has been identified. Hindi ito political accommodation. Hindi yes. Ito basta nag-aaway yung Senado at saka yung House. O sige, Solomonic decision. No! You're tinkering. Ito mismo yung sinasabi ng dating Pangulo. Do not tinker with the Constitution. Kasi parang ang sinasabi nila, hindi nag-work ang FDIs. Baguhin natin ang saligang batas. That's tinkering. Because you're just messing around with it. It's not a solution. It is not proven. Wala kayong pag-aaral. Wala kayong maipakita na ebidensya na kapag binago yung saligang batas, papasok ang FDIs. Yes. Na-investiga na ba yung ibang mga dahilan kung bakit wala tayong foreign direct investments. Uh-huh. So yun po, for me, hindi enough na sabihin natin na, daan na lang tayo sa sistema. Pakita muna nila yung need. Pakita muna nila yung problema at pakita nila na ito ang solusyon para doon. And then let's talk about charter change. And then let's talk about disseminating information and so on. Hindi po pa rin na-establish na ito ang solusyon doon sa nai-imagine nilang problema. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nila ma-explain exactly what that problem is. So, nasan yung kanilang hypothesis? Opo. Okay. So, eto, no, sabi nga, para makasulong tayo, no? So, kung ano yung possible development or progress, no? Ibabalikan natin ang history. No, and being part of kayo malaki po ang naging ano ninyo no, malaking ang party kayo din sa former administration. Ano sa tingin niyo yung dapat na lang kasi 'di ba hindi naging successful yung unang yung attempt no ng Duterte administration pagdating sa pagbabago sa saligang batas. Ano yung para lang magkaroon ng idea possible yung ibang mga nanonood sa atin and yung mga magiging parte nagiging parte nito mga pagbabago na ito sa Constitution. Ano po yung mga sa tingin ninyo ay dapat na maisakatuparan para magtagumpay this time? Ang kulang kasi noon talaga oras. Okay. Kasi hindi nyo pwedeng ratlatin. Oo. Unang-una, may mga kausap kayong tao,
who barely have an understanding of the law. Alam nila na may batas, may ganito. Pero pag pinag-uusapan na ninyo ay ito, mga konsepto na foreign direct investments, ang dami niyong i-explain. At hindi natin pwedeng i-exclude ang ordinaryong mamamayan. No? Kailangan paabuti nila sa kanila yung understanding kung bakit natin binabago ang saligang batas. Mm-hmm. So, para sa akin, you need time. You need the discourse. Kailangan minamap out ito. Do you need 1 year? Do you need 2 years? Meron pa yung batas, di ba, na nagre-require na pag-aaral sa ating saligang batas, both in high school at saka sa college levels. Kailangan i-assess natin, may understanding po ba ang mga graduates natin ng workings ng saligang batas? O have we just legislated it, tapos pinabayaan na lang natin? Again, mm-hmm. ang assessment dito is ang understanding. So malaki po ang napapabayaan natin pagdating sa understanding ng ordinaryong mamamayan. And yet, balik tayo ng balik sa kanila para i-rubber stamp yung mga gusto ng ating mga politiko. Yes. So again, you need time to understand this. You need time for people to accept first the idea and understand the problem. And then, let the public discourse take its own course. Intayin natin yung mga may social media, so it will make things faster. May traditional media, you can have guests, you have economists, businessmen talking about these things, you'll have the lawyers and so on. Let a 1,000 ideas be put forth to the public, and the more ideas that are out there, mas madali nating mag-guarantee yung pagkakaintindi. Kasi ang nangyayari dito, politiko, nag-uusap sa kapwa politiko, tapos gumagawa sila ng desisyon. Tapos bahala na tayo, maintindihan man natin o hindi, they know that they can get what they want. At ngayon sinabi ng ating pulo, ang mga incumbent parating nananalo yan. So ang nangyayari sa publiko dito, rubber stamp. So give us time, give it time. You also need a level of political maturity, maintindihan how all of this works together. Now, hindi natin hinahabol yung understanding na nasa level ng abogado o ng ekonomista. Pero yung understanding kung paano maaapektuhan ang ordinaryong mamamayan, ay yun kailangan. Requirement yan. Ang power nang gagaling sa taong bayan. Ang approval nila must be an informed choice. Okay. So, pag wala yung informed na part na yun, choice lang. It's not a real choice at all. Oo. So, attorney, since kung sinabi ninyo na we need the ample time, parang lumilitaw, parang... does it mean na hindi pa itong panahon na ito? Hindi pa ito yung talagang takdang panahon para sa pagbabago ng konstitusyon? Na, ang sinasabi ko is nagkukulang ang mga tao ng susulong ng idea na ito. If you really believe in this idea, nasa ng information campaign ninyo? Ito may diretso kayo dun sa saligang batas eh. What about the other solutions? Alam ba ng taong bayan that there are other available solutions? Yun nga, gawa ng batas. Dito ko na nagtataka. Yung batas na yun, kailan lang pinasa? 2 years ago? Has it been given an opportunity to work? Ito ba ay, meron na ba tayong test case na nagsasabing itong particular na batas na ito ay hindi nag-work? Meron kaso, nasa Korte Suprema pero hindi pa po nare-resolve. Bakit tayo nagmamadali? Hindi pa natin nakikita at na-explore kung ano exactly ang problema and exactly why the law isn't working. And they keep this, it keeps coming back eh. Balik ng balik ito. So alam natin may nagtutulak, alam natin may agenda dito. At yun ang isa pang kailangan natin malaman. Bakit nyo tinutulak ito? Ano po ang benepisyo ninyo, kayong mga nagtutulak? What exactly do you want to get out of this? Na willing kayong bulagi ng taong bayan, masunod lang ang layaw nyo. Ayan. So malaking tanong, we need to know. Yes po, ayan attorney. Okay. Meron naman silang information dissemination attorney. Kapalit ayuda, basta perma ka lang. Perma, ayuda. Yun yung information na ipinakalat sa kanila. Oh, pero baka pagbabago ng konstitusyon, ito ayuda. Papel, yung papel. Ang patino ayun eh. Oh, bigyan ng ayuda. Ay, naiintindihan ko na. Lumaganap yung ayuda. Pero attorney, ito. Merong sinabi, ang isang eksperto, si CJ Renato Puno, dating Chief Justice, na yung unless otherwise provided by law, subject din yan sa prone din sa challenge. Kasi, para baguhin ang konstitusyon, tatlo lang yung pamamaraan ng pagbabago ng konstitusyon at hindi lang yung simpleng pagpapasa ng batas. Ang nakasaad doon, unless otherwise provided by law, which is, di ba? Para na kung ano din ito, attorney. Ano masasabi mo, attorney? Nagle-lecture eh. Sabi ni CJ Puno, whom mahal na mahal natin yun. And very well said, by the way. Parang ang sinasabi niya kasi is that, parang binaliwala na natin eh, yung constitution. They're just using words to hide that fact. Number one yun. May mga provision talaga na ganoon sa ating saligang batas na nangangailangan na isa batas yung prinsipyo. Halimbawa, may anti-dynasty provision ang ating constitution.
Pero kailangan yon gumawa ng executive law. So ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi po lahat ng provision ng ating saligang batas will run by itself. Kailangan ng batas niyan para to execute it, to provide the details, to operationalize it. So gagawa kayo ng ahensya, gagawa kayo ng rules, gagawa kayo ng proseso para ma-operationalize yung mga provision na yon. Dito, ang sinasabi ni Justice Uno, babaguhin natin yung complete intent. May dahilan kung bakit nilagay ang mga provision na yon. May mga pinoprotektahan yan. At ang pinoprotektahan yan, kadalasan ay iba't ibang aspeto ng natin, no, ng kapakanan ng taong bayan. Number one, yung pag-protect sa ating natural resources. At sa pag-protect ng ownership ng lupa. Bakit? Ito ay mga finite resources. Ibig sabihin, pag naubos yan, ubos na. Sorry. Unless you're talking about sunlight. Pero yung sinasabi natin, mga mineral resources. Lupa, pag nabili na, ang lahat ng lupa sa Pilipinas, finished na. Wala nang iba. We can only make so much dun sa reclamation. And very, very limited yan. So ano pa? Yung mindset ng taong bayan, yung nationalism, yung diwa ng Pilipino, nababago yan kapag merong input ng media. So nire-restrict natin ang ad agencies, nire-restrict natin ang media to make them national para ang diwa ng Pilipino hindi nawawala. Hindi tayo nagiging mental colony. So education nandiyan ha, 100% dapat Filipino-owned. Ngayon, pag sinabi ninyong unless otherwise provided by law, kailangan i-explain mo. Yung unless otherwise provided by law na yon ay kailangan still protective. Kailangan pinoprotektahan pa rin itong mga aspeto na ito. This is the constitutional intent. Hindi ka pwedeng gumawa ng provision dun sa saligang batas that will defeat the intent to begin with. Parang, nag-abala pa kayo. I-erase na lang natin, magkaalaman na tayo. Instead, meron pa silang gano'n na kunwari, protectionist pa rin. Pero ang totoo niyan, ibinabaliwala nila itong mga measures na to. Natin, which means they have to explain. Attorney, mari ba natin i-connect na din sa sinabi ni PRRD sa nabanggit mo na isang punto rin doon sa kanyang pahayag na magbabago tayong konstitusyon, pero wag niyong kalimutan yung konstitusyon. Yes. Para dito sa unless otherwise provided by law. Oh, tapos tied up din yan. Teka muna, ano bang interest ninyo dyan? Kayo ba ay may interest magbenta ng lupa? Ha? Kayo ba ay real estate companies? Connected ba kayo sa mga real estate companies? At gusto ninyo magbenta ng mas mahal sa mga foreigner? Kasi meron din akong natanong kung ang pagbabago ba ng konstitusyon ay automatic magpapabago sa takbo ng ekonomiya natin. Isa pa yun. Oh. Yung guarantee, kailangan may no? Provide sila. Pag-aaral. Pati yung mga direct foreign investment, di ba? Opo. Meron bang nagsasabi ng mga negosyante talaga or taga-abroad mismo or taga-ibang bansa, international community na nagsasabi kailangan baguhin may yung konstitusyon ninyo kasi ang alam ko kasi sa dami na rin ng na-attendan ko na press briefing na may mga ambassador ng iba't ibang mga bansa, ang rason kung bakit pahirap dito, red tape, mahal yung kuryente, tubig at kung ano-ano pa. Meron pa ditong pababago-bagong polisiya. Yeah. Diba? Sabi nga ni Senador Amy yata, nangihikaya tayo na maraming mga foreigner dito. Yung NGCP nga na malaking porsyento niyan, China, hindi nga namasun. Tapos, paano tayo makakahimok kung ganyan din yung mga polisiya? Parang hindi nagtutugma ba, attorney? So, hindi rin nila inaayos pa. Babalik nga tayo dun sa defining the problem. What is the problem na iniisip ninyo ang solusyon ay pagbabago ng saligang batas. Hindi nila ma-define ang problema and therefore talagang tataas ang suspicion natin kapag sususpecha natin na meron lang sila talaga ditong personal na interest na pinaprotekta o gustong isulong. Para nadinig ko yung partner kay isang political analyst yung punto na yan na parang wala namang question ang mga negosyante pagdating sa konstitusyon. Sa konstitusyon. Wala tayong narinig. Alam natin red tape. Mahabang perma. Dapat kumalap ka na para ka rin nagpa-people's initiative bago sila mabigyan ng permit. Yung hirap sa pagkuha ng permit. Pero isa pa, attorney, sa kahapon naman na press briefing ni PRRD dahil natanong din siya patungkol dito sa ideya na maghihiwalay at meron siyang paglilinaw doon. Sa kanyang kasi ito din yung hindi masyadong naintindihan ng mga biglang sulpot na lang na komento na unconstitutional ganito ganyan, maring may paglabag, hindi nila nakikita kung bakit yon na open yung ideya na dapat yun yung inexplain ni PRRD din kahapon, attorney, ay hiwalayang Mindanao. Mindanao. Kailangan din natin
And tatandaan po natin na politiko pa rin, no matter what, kahit retired ang ating dating Pangulo. So marami dun sa salita niya, usapang politika. So in-explain niya na what he was doing was reminding the politicians, reminding yung mga, yung liderato, na hindi lang po sila ang tao dito sa Pilipinas. So ang sinasabi niya is traditionally nakakalimutan ang Mindanao and so on. But he was using it primarily as an example to remind them na parang sila-sila nga lang ang nag-uusap. Hello, kamusta naman? Kami, naalala niyo ba kami? Naalala niyo lang kami pag kailangan niyo yung boto namin. Pag kailangan niyo yung rubber stamp namin sa referendum o sa plebisito. So that was really what he was after. Sabi niya, pitik yun. To remind them that they are not the only people in this country. Hindi rin yung mga decision nila ay nakakaapekto sa mga tao sa Mindanao and all over the country. Sabi niya, mahal niya yung bayan niya. And he will not, he does not advocate the dismemberment of the republic. Pero, he does bring up an interesting idea na one of these days, kung hindi ninyo kami papansinin, baka pagising ninyo, tignan natin kung anong klaseng bansa pa ang ginogovern ninyo. What kind of country will you have left? Baka pag-iwanan na kayo ng taong bayan, ako nga, taga Luzon. Pagka ginawa nila yun, pwede bang Malacanang na lang ang iwan natin tapos lahat tayo umalis? Sumama yan. Pero ang Mindanao, ang laki-laki nang naiko-contribute sa ekonomiya, pero parang pinangatawanan nila na land of promise, parang pangako lang, hanggang pangako lang yung Mindanao. Very promising, totoo yan. Diba? Pero itong kanyang paglilinaw, sabi niya, testing lang talaga. Pero ang ina-expect ko talaga na sagot ng national government at kung sino is sasabihin na pagsusumikapan namin na maaambunan din, mapantay-pantay kasi parte siya ng Republika ng Pilipinas. Yun sabi nga ni Pangulong Duterte, dati Pangulong Duterte, parte ng Republika ng Pilipinas, kasama yan sa may... Hindi, ang sabi agad na possible may paglabag, may ganito-ganyan, unconstitutional. Hindi yun yung gustong punto na gustong ipaabot ni PRRD yet. Ang ibang mga opisyal, yun na ang mga sinagot, which is nakita natin ngayon na parang wala talaga silang pake sa Mindanao. Well, I think merong bad habit yung ibang mga tao sa administrasyon na ito of missing the point. So the point being that you can't make decisions that affect the people without the people. Kasama kami, gagawa kayo ng decision. Ito nga, usapang charter change. Hindi nyo na naman kami, ilang beses na kaming binypass. Sino lang ba ang mga pumirma dyan? Yung mga pumirma ay yung mga tumalino dahil sa ayuda. So, again, where are the rest of us? Kasama ba kami sa discussion ninyo? Yes. And hindi na po Mindanao lang ito. Lahat, lahat tayo. Maapektuhan kami sa pang-araw-araw namin. Baka mawalan kami ng lupa, baka mawala na yung mga dreams namin of owning our own houses and lots and living there with our families. Baka maubos na yung lupa namin. And baka yung mga anak ko, magagaling nga mag-English pagka-graduate nila, pero hindi na nila mahal ang Pilipinas. Naku. So, in any of this, nakakalimutan na naman nila. Eh, di ba yun nga, nagsumbong nga si Senate President kay Pangulo. At ang isinumbong ay yung Senado lang. Di daw siya, binabaliwala daw at ninenegate, binavoid ang boto ng Senado. Paano naman kami? Kami nga, you didn't even bother to ask us. Attorney, ang sabi naman ni political strategist, Malu Tikia, hindi daw ideya yun eh. Trap. Yung pagkabanggit ni, ni PRRD doon sa ideya na humiwalay. Ang Mindanao. Ngayon, nakita natin kung ano talaga yung kaalaman. Yes. Ng mga bigla na lang nagsalita na hindi naman talaga yun yung punto ng dating Pangulo. Ayun, may nabingwit nga. If it was a trap, may nabingwit. May nabingwit. Okay, partner, ito meron lang question. Pinadala lang sa atin ni partner Romuel. Ayan, Miss Mae, tanong mo naman. Kanina, di ba, nabanggit yung pagsasalita ng ating dating Pangulo sa rally and sa press con. Hindi ba kaya ito pangitain sa testing the waters na rin, no? Para kung sakasakaling kailanganin na naman natin ng isang bagong Pangulo. Uy. Nako, ha? O, kasi tignan mo naman, di ba? Sabi nga, si partner Romuel ito. Hindi nga kasi, di ba, no? Parang, sabi mo nga ni attorney kanina, andun pa rin ang magic. Pero, sabi attorney ni PRRD, walang big error. Ayun. Walang PBBM. Pero hindi niya sinabi, he didn't say the same for the people under him. Tama. Yun lang yung sabi niya. Ibang ano yun. It's either din na attorney na walang big error or wala ba siyang nakikita nagtatrabaho sa ano? Marami kasi ibig sabihin eh. Walang error kasi walang ginagawa. Walang sinasabi, walang ginagawa. Tahimik lang. Ano lang, makulit na pag-iisip. Sige, attorney.
wala siyang nakikitang big error. Yes, I think it's ano, again, kailangan himulayin natin yung lecture series niya dun sa kanyang political talk. Okay, no, yung political talk, bahagi yan. So ang tingin ko dito ang ginagawa niya, nag-de-escalate siya. Maangas talaga kasi nung sa Davao, nag-kick off eh. Yes. So yung angas na yon was to get people interested. Sit up, take notice. We are taking notice of certain things na nangyayari dito na hindi pwedeng kaligtaan o pabayaan ng taong bayan. Mm-hmm. Pansinin niyo, pay attention, number one yon. Pagdating dito, may diskurso na siya. Medyo malalim na, pinag-uusapan natin yung saligang batas, how does this work, and so on. Hindi tayo makakapag-diskurso ng galit. So, kailangan maintindihan natin ano yung nangyayari dito. And then, they can get angry later on. At least, nakikita natin yung pinopropose. Hindi ito personalan. Hindi natin sinasabi, Mr. President, ano, masama kang tao dahil sa charter change. Hindi. Ang sinasabi natin, itong charter change na ito, mali po ito. At alam namin yung ginagawa ninyo na hindi nakasama ang taong bayan. So, again, it's political talk. Hindi ito personal. Hindi natin sinasabi na masama ang Pangulo. Pero, he made it also a point to say na there are people under him na iba ang kwento dyan, iba ang usapan dyan. At alam natin po na base dun sa mga pronouncements din ng ating Pangulo na I think he got roped into this kasi nga nag-aaway na ang Senado at saka ang Kongreso. And so, sige, Mr. President, hindi ka muna included dito sa discussion na ito kasi charter change, head ka ng executive and it clearly appears na you were not in on it at the start. Pero, pansinin mo pa rin itong issue na ito. Ang nakikita nila is that itong Kongreso, itong House of Representatives, meron tayong issue with that. So he was very careful na hindi niya sasabihin na okay yung house. Okay. Parang messaging ba yun, ma'am, na may nakamasid sa inyo, may nakatutok talaga sa inyo at hindi niyo pwedeng gawing bulag kami. Kasi paano na siya, private citizen na rin siya at as well as parang leader pa rin. Marami pa rin siyang nandiyan pa rin yung suporta niya. Parang ganun din ba yung message na pinapaabot niya, ma'am? Aware kasi si dating Pangulo of his role. Alam niya na kahit retired na siya, hindi na siya Pangulo and all that, ang tingin pa rin ng mga tao sa kanya ay ating leaders. So he has to be clear with the messaging. So yung dun sa Davao, what was clear is that ipahayag yung galit at yung ating interest dito sa mga pangyayaring ito na hindi pwedeng hindi pansinin ng taong bayan. Dito, na he was going into details. Ito po ang umpisa ng diskurso. And he has to be the one to lead it. Pero para matuloy-tuloy at para hindi ito simply a matter of Duterte versus Marcos, ayaw niya po na maging ganun. Hindi po usapang Duterte-Marcos. Ang usapan dito, yung pagbabago ng saligang batas and whether or not it is good for us. So kumbaga, ito na yung kanyang pagpapahalaga doon sa punto. Ang punto dito, the entire reason kung bakit lumalabas siya ay itong pagsusulong ng pagbabago sa saligang batas. This is not a Marcos-Duterte thing. Ma'am, balikan ko lang yung sa Chacha. Kasi possible magiging sentro din yung ng debate kung isasabay ba ang plebisito sa halalan. Plebisito para sa pagbabago ng konstitusyon. Kasi parang meron natang ruling ang Supreme Court. Pero ito ay before pa ng 1987 Constitution. Tama po ba, ma'am? Kaya medyo pwedeng questionin din kung ito ba kung ay naayon. Kung pwedeng isabay? Oo. Actually, pwede pa. Pero ang tinatawag natin threshold question muna ay kung may batas ba na gagawa sila ng batas para sabayin yung plebisito dun sa election. Hindi, ang problema ko is that nung nandun sa Senate hearing si Chairman Garcia, nung sa Senate hearing ni Senator Aimee, siya mismo yung nagsabi, walang oras, hindi kakayanin, hindi natin pwedeng isabay, masyadong magulo, nag-iimprenta na ng forms, and so on. So ngayon, sa budget po, di ba? Actually, meron ng budget eh, kasi napagplanuhan na ng napagplanuhan na ng pero yun nga eh, oo. Pero ang isa pa dito, ma'am, kasi halimbawa kanina, kabilang din ito sa na-discuss namin with Attorney Harry Roque, kasi ang essence daw nun, kaya dapat ihiwalay para focus yung taong bayan na, ang pinag-uusapan natin, pagbabago ng Constitution, bigyan mo ako ng time. Dapat may solong time ako na makapag-isip na, okay, pabor ako dito, hindi ako pabor. Kasi kung isasabay, alam mo naman yung meron siyang listahan doon, baka magkahalo-halo yung kanyang iniisip, kaya mas maganda na hindi isabay. Ang haba ng listahan to begin with. Buti nga hindi siya. Baka ang iba nagmamadali na rin. Oh, diba? Nagmamadali, hindi na mag-iisip. Sige, yes or no. Yun na lang ang gagawin dun sa plebisito. And the easiest to answer is almost always a yes. Eh. Mm-hmm. So ako, agree ako dun kay Sec Harry. Ano? Alam niyo naman, magaling yan. Kabatch ko yan sa undergrad. Mukhang matalino din ako. Tama po siya in the sense na
ano nga, napakahalaga ng pagbabago ng saligang batas. Mm. Di ba, sinasabi nga natin, paglaanan natin to ng oras. Paglaanan natin to ng pera para maayos yung diskurso. Para maraming pagkakataon ang ordinaryong taong bayan na maintindihan nila ang mga pangyayari dito nang sa gayon, yung choice nila is an informed choice. Ngayon, minsan, ang mangyayari niyan, ang nakikita ko mangyayari dyan is, sa eleksyon, sa kampanya, ididikit ng mga, ano, ng ibang mga kandidato yung yes vote sa kanila. Ako si Mr. X, tumatakbong kongreso, vote yes sa plebisito. So, kinakabit yun. So, the popular candidates will ano, it doesn't become about charter change. Tama si Spock Sally. So, maaring hindi talaga yan yung pulso. Baka may factor na naka-apekto lang sa kanilang decision. Kaya mas maigi na ihiwalay talaga para yung taong bayan, focus lang talaga doon. Pag-aaralan talaga niya ng husto. Kung magbabago rin naman tayo ng konstitusyon at kung gagastos lang din naman tayo, parang akap lang din yan. Yung akap na pondo na pinaglaanan ng malaking pondo. Kaya nga natin yun na biglaan na lang na isingit, di ba? Oh. How much more ito na Biblia na yung pagbabaguhin natin, Biblia na lang yung konstitusyon natin, di ba, attorney? Oh. Tama. Nakakaloka yung... Hindi, nagmamadali din kasi sila. At yun nga yung sinasabi ko. All the alarm bells are ringing. Bakit nila pinipilit na madalian ito? Kaya nga. No, dapat talagang masusing pag-aaral bago talaga mag-decide. May mga technique din kasi. Pinagbabawal na technique para malito yung taong bayan. Sana, yung taong bayan, sa pamamagitan din ng ating diskusyon ngayon, attorney, maging mapagmasid sila ngayon pa lang sa lain na nila. Kung ano ba yung layunin nitong gusto ng mga politiko na ito patungkol dito sa pagbabago ng konstitusyon. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. For sure, meron ka ng trabaho after. Sige lang. Pareha tayo off-air, attorney. Pareha tayo off-air. Pero sa social media tayo, di ba? So, it's a tie pa rin sa atin. Sige lang. Hindi naman nasisi. Active na active si attorney sa social media. Maraming mga ano sa'yo, mga followers na napadpa dito sa aming YouTube channel sa DZR1026. Maraming salamat, attorney. Thank sa uulit, attorney. Ingat po kayo. Maraming salamat. Si Attorney Trixie Cruz sa Angeles, mga kapartner.